Magandang gabi sa bawat isa. Tayo po ngayon ay nasa ating pangalawang installment ng Bago Kayo Bumoto webinar series. Ako po ang inyong lingkod, Kuya Ronald. And I hope you're doing good. At sa lahat po ng mga manonood ngayon at sa lahat ng manonood pa, ang aking pong panawagan, napakahalaga po ng ating eleksyon sa 2022. At kapag po tayo nagkamali sa ating pagpili sa susunod nating mga leader, well, damay-damay daw po ang consequence niyan. Kaya nga, napakahalaga na tayo maging matalino at magsuri, mag-analisa. Kaya po sinimulan po ng inyong lingkod ang series na ito para matulungan ng bawat isa paano magsuri. As I said, marami sa atin may mga manok na, may mga kandidato na. Well, totoo po yan, ang series po na ito ay hindi para talaga sa inyo. Kasi kung meron na po kayong boboto, well, I hope makatulong pa rin sa inyo. Pero ang aking pong intensyon ay sa mga undecided pa, hindi alam kung sino pipiliin nila, I hope this series would give you ideas on how to choose excellent and morally upright leaders. So yun po intensyon natin. Sa lahat po ng mga hindi nakapanood ng aking unang lesson, unang webinar, nasa page po na ito ang unang webinar na ginawa ko last Wednesday. Balikan nyo po yon. That would be a 2-hour, mahaba-haba nga lang po, no? 2-hour webinar yon. Pero that would give you a concise parang history of our political culture at magkakaroon kayo ng idea bakit tayo nakasadlak sa ganitong uri ng politika. At anong magagawa natin bilang church? So yung pinakahuling parte po doon, bilang mga Kristiyano, anong ating papel sa political exercise na ito? Okay, so ngayon po, pag-uusapan natin character test. Pero bago po yan, babati mo muna ako at sasagutin ko yung mga tanong na hindi ko nasagot last time. No? Napakahalaga na mabigyan linaw sila bago tayo magsimula. Okay, magandang gabi sa iyo. Pastor June, okay, I hope you're doing good in your family at sa aking inaanak. Magandang gabi. Ate Eden, magandang gabi sa iyo. Excited ka na ba, Kuya Jovi? At excited na rin yung nininungin ko daw sa kasal, si Ate Ruth. Sister Arcelie, magandang gabi sa iyo. At Kuya Aram, good evening sa iyo. Okay, Kuya Alvin, good evening din sa iyo. Okay, supposed to be ito po ay magsisimula ng ano, no? Si Ate Dali, pinagpalang gabi din sa iyo. Magsisimula ito ng 8:30, pero dahil mayroon po akong sasagutin pang mga tanong, kaya minabuti kong mag-start tayo ng maaga para hindi nakainin yung oras para sa aking lecture for tonight. Okay? So simulan natin, ha. Sa lahat po ng may tanong mamaya as I do my lecture, i-PM niyo lang po. At mamaya, meron tayong konting participation. May mga tanong po ako sa inyo, magko-comment kayo sa thread na ito. Okay? So, bahagi po ng aming ministry ay magkaroon tayo ng balitaktakan sa issue na ito. Kaya may mga ano, no? May mga tanong last time na gusto ko munang sagutin. Kay Kuya Gideon, sabi niya, quick take po on personality politics and idolatry. Well, alam nyo po, when you talk of idolatry, alam natin yan na it's forbidden, any kind of idolatry, personality, property, at kung ano pa man nasasambay natin, higit sa Panginoon. Ba't nangyayari itong ano, personality politics? Well, maraming pagkakataon na hindi ito maiiwasan mainly because of the relational nature of our culture. No? Sabi nila, wala daw trabaho, panay personalan na lang. Pero sa pagsilip namin, no, sa pag-aaral sa politika, it has become a trend. Alam nyo ba? In different parts of the globe in the last 20 years, no? Pero to some extent hindi siya nagiging maganda kasi unang-una nagkakaroon ng polarization. We call it political polarization, no? Yung us versus them scenario sa mga bansa kasi unang-una merong mga populist leaders. Pag sabi yung populist, sikat na sikat. At dumating sa punto yung mga populist leaders na ito ang nagiging dahilan kung bakit mas lalo pang nagde-divide, no, ang lipunan. So,
Well, pag-usapan muna natin to, yung severe political polarization, no? Magsabing polarization na hati ang bayan, no? Kasi nagkaroon ng kaunting parang ano, no? Pagsilip ang maraming mga political scientists ngayon, kasi nga it has been the trend. Okay, before, when you talk of populist leaders, you talk of authoritarian leaders that would have parang ano, no? Large control ng kanilang lipunan. Dati ang mga ano daw, ang mga diktador, kailangan nilang magkudita in South America, no? They would perform their own version of transition governments, mga kudeta, mga military takeover. Pero ngayon daw, you do not have dictators like that now, because dictators and authoritarian leaders are nowadays being elected into office. Bakit? Okay, so ganito yung mga kapatid. The direction would be like this. Yung personality politics would always be dependent on the idea that you have a populist leader. At itong problema, those populist leaders would capitalize on mga divisive issues ng lipunan. No? Magsabing divisive issues ng lipunan, yung talagang alam natin, ano na, masyado ng maraming pagtatalo. For example, sa US, ito abortion, homosexuality, LGBT, same-sex marriage, so hating-hati na lipunan. And these populist leaders would take their stance on these issues. At kapag sila ang naging champion ng policy na ito, mas lalo silang sinasamba ng mga tao o mga supporter nila for that matter. Kaya kahit anong gawin nila, kahit anong sabihin nila, to the extent that they would have this tendency to be authoritarian, tinatanggap na ng marami. At sa ating bayan, nagaganap yan. Okay? May mga pagkakataon, di ba? Hindi natin kino-question pa ang pagmumura. Hindi natin kino-question kung ano pa man yung mga bagay na hindi tama sa moralidad ng bayan. Pero dahil popular ang leader, tinatanggap na ng marami. And that's one thing na palagay ko, kailangan silipin natin as a nation. Have we lost and have we parang destroyed our moral compass as a nation? Okay? So that's my short analysis and take on that trend right now. Marami sa atin would not notice this, that even before we have populist leaders, no? Before nagkaroon na tayo sa ERAP, no? At marami pang instances na siya ay nangako sa bayan, pero eventually nagkaroon ng EDSA to, so on and so forth. Tingnan natin ang sarili natin, no? Ano ang meron ng bayan natin, but masyado tayong fragmented, divided. Kasi I believe na resulta lang ang personality politics ng deeper issues natin as a nation. Okay? So that's my take dyan, Kuya Gideon, no? Sa mga nagtanong last time, di ko nasagot. Alright? Kay Ate Eden, nakikinig siya ngayon, bakit po pwedeng tumakbo ang may criminal cases? Well, ang sinasabi po ng batas, yung disqualification sa Omnibus Election Code ng Section 68, no? Ay kapag may final, ano na, may final judgment na. Hanggat gumugulong pa yung investigasyon, pwede pang tumakbo ang isang kandidato. Okay, so ibang kaso na yung Secretary De Lima, kasi hindi pa naman napapatunayan talaga. Non-bailable maaari yung kanyang kaso, hindi pa nakakalaya. Pero hindi pa tapos with finality and with judgment yung kanyang kaso. So, ibang kaso naman kapag meron ng mga finality. So, ngayon, well, I'm not a legal expert, pero yung kaso ngayon ng isang presidential candidate subject to decision ng COMELEC ngayon yun. At titingnan natin kung anong kalalabasan yan. Okay? So, ayun ang aking sagot, Ate Eden. At sabi pa dito, those sentenced by final judgment for subversion, insurrection, rebellion. So, yun, ilan lang yan sa mga sa sinasabi ng batas. And those sentenced by final judgment for crime involving moral torpitude. So, nakita nyo na siguro sa news at napanood nyo na. Yung moral torpitude, maraming classification yan. Okay? And those who are permanent residents of or an immigrants to a foreign country unless he has waived his status as such. So, bawal na pong kumandidato yung mga taong hindi na po talaga resident dito sa Pilipinas. At walang balak pong bumalik dito at ginibap na yung citizenship nila.
Okay? So, basahin nyo na lang po. Nag-google naman yan. Omnibus Election Code. Section 16. Okay? Kuya Marks, sabi niya, posible po ba, Pastor, na ang batas ay galing sa mga mamamayan? Parang may narinig ako before about People's Initiative. Paano po yon? Well, you can just read. Well, I don't have much time to discuss this, no? Yung People's Initiative Law, Republic Act number 6735. Okay? So, sinasabi doon that if there would be a segment of population who would like to introduce amendments to our Constitution, they can do so through People's Initiative. They just need signatures. May mga percentage yan sa bawat district, no? Na dapat makakuha. Nonetheless, you need to have champions, of course, sa Congress para mapurso yan. Kasi importante rin na meron kang mag-endorse ng People's Initiative o supporter sa loob mismo ng Senado at ng House of Representatives. So, as I said, ang legislation sa Pilipinas hindi lang exclusive sa members of Congress, but also pwede rin magsimula mula sa tao. Again, that is a post-EDSA response sa mga nangyari nung panahon ni Marcos, no? Nawalan ng kalayaan at ng boses ang mamamayan. So again, we can learn from history, kaya huwag na kayong magtataka kung maraming provisions sa ating constitution that would be a reaction to the Marcosian rule. Okay? So, yan po ang aking sagot sa mga tanong, mga pending questions last time. Okay? So, bati muna tayo muli. Meron tayong mga bagong dating. Okay. Dito. Alton. Alton ba to? Okay. So, good evening sa'yo. Johnny. Christine, magandang gabi sa'yo. Kuya Luke. Ate Johnny. Yes, maaga tayo ngayon kasi I want to start my talk mas maaga para at least may we can also interact, no? Alright. Ate Eden, yan. Thank you po sa pagsagot. You're welcome. Okay, so bago tayo magsimula, may mga announcements lang po tayo. Yan. Ang ating pong mga gawain na sa mga susunod pong mga panahon ay ito po. Kaya I really would like you to be part of these events kasi makakatulong sa inyo. So yan po, una-una, yung ating event sa February 2022. Better, Wiser, Stronger. Pakibisita po yung Labstra Convergence page. At yan po ay 250 pesos. Apat na magagaling na mga speakers. Honestly, lima sila eh. No? Kasi kasama si Sister Richie sa session with Pastor Jordan. At meron din tayong apat break na breakout sessions. So, sulit na po yan sa isang online conference, exclusive Zoom conference. At makakatulong po yan sa pag-recover natin. Kasi naniniwala po kami na at ang faith natin, no, dire-diretso na yung ating better normal. Na wala nang mga variant, we pray in Jesus' name, na wala nang variant na susunod, na magpapagulantang na naman sa bayan, lockdown na naman. That's why, that's our topic, better, wiser, stronger. Okay? So, isa pa ho sa panawagan ko, kung kayo po may mga resources na sobra, meron po kaming ministry project, Give Ayuda on Christmas Day. So, sa halagang 500 pesos po, mabibigyan natin ng kaunting tulong yung ating mga nasa community. Alam nyo, napakahirap po ng buhay sa ngayon. At sa munting halaga, 500, kung kaya nyo po mag-sponsor ng isang pamilya, dalawa, tatlo, it's up to you. Ang aming pong panawagan ay makibahagi po kayo. At yun po ay mangyayari second week of December. Huwag po kayong magalala, i-update po namin kayo. At sasabihan po namin kayo kung saan napunta yung inyong kanino pamilya na sponsor ninyo, we would update you. Ito po ang aming GCash at hindi po ay nandyan sa ilalim yung ating moving text, no? 0910-339-5418. So, mahalaga po sa amin na maging bahagi po kayo ng ministry at kagalakan namin na makatulong sa mga pamilyang naghihirap ngayon. So, yan po. Give Ayuda on Christmas Day. At ang deadline po, I hope makuha namin by December 9. Tama ho ba? December 11. Okay? So, review muna tayo mga kapatid. Ano ba yung pinag-usapan natin last week? Philippine politics. Ito na. Ito na ba kayo?
Okay, I told you that Philippine political culture would have this vicious cycle. Populism, clientelism, reformism. Lumalabas ang mga leader na popular, ine-elect. Tapos dumating sa punto in between or during the time that sila ay namumuno, pumapasok unti-unti ang pagiging particularist, mga interest na hindi ma-reject at nakaka-apekto sa kanilang leadership, corruption, at systematic parang plunder of resources nagaganap at dumating sa punto, no? It would take its toll at dating sa punto merong reform movement na mag-emerge and then would clamor for another type of leader. So, paulit-ulit lang yan mga kapatid, no? At I hope hindi na tayo dumating sa punto na kailangan merong reforma ng reforma. Bagaman it's a common issue ng lahat ng bansa. Pero I hope yung mga dating mga issue ma-resolve na. Kasi as I said, yung clamor to fight poverty and corruption, matagal nang pinag-uusapan yan. Yan lagi ang banner, parang agenda ng mga politiko. Pero feeling ko maraming hindi nakaka-meet ng kanilang mga agenda. Kasi nga, mismo sila nabibiktima ng ganitong mga sistema. Okay? And also, we stated that electoral politics in this country, based on our constitution, no, mayroong democratization. Kaya nga hindi requirement sa atin ang literacy pagdating sa pagboto. Maliban na lang kapag kakandidato ka, you must be able to read or write. Kasi bahagi ng ating prinsipyo na electoral politics ay magkaroon ng equal access sa political exercise na ito. But you have to understand, no, ang botohan sa Pilipinas hindi majoritarian. Yung majority ng tao ang magsasabi kung sino magiging presidente. Plurality voting po. No? Parang FPTP, first past the post system. Kung sino ang pinakamaraming boto, kahit minority lang sila, ginagalang. Winner take all system tayo. At isa ito sa maaring silipin natin sa ating sistema. Okay? Sa ibang bansa katulad ng France, meron silang second round voting system. Kasi ang kanilang sistema majoritarian. Kung sa first round, hindi pa namimit ng majority votes. Kumbaga, kung may apat na kandidato, hindi nakuha ng isa doon yung majority votes, 50% plus one, may second round. So, by the second round, dalawa na lang maglalaban. So, more or less. Hindi pala more or less. It is assured na talaga magkakaroon ng majority winner. Okay? Pero you have to understand also na bunga ng ating personality-based politics, yung party switching, talagang talamak. Endemic siyang issue sa ating politika. Okay? Personality-based culture would give us parang the idea that politics, political parties do not really matter. Parang ang personalities are those who make political parties and not the other way around. Okay? Ito pa. Executive-legislative relations. So, ayon sa ating konstitusyon, merong horizontal and vertical accountability yung dalawa na ito. No? So, yung vertical accountability, ito yung accountability sa tao. Merong dating laging instrumento ang konstitusyon para mabantayan natin ang Congress at ang presidente. Okay? Ganun din, meron ding horizontal accountability, checks and balances kung tawagin. Okay? At ang presidente, hindi basta-basta pwedeng gawin ang kanyang gusto dahil merong Congress na pwedeng pumigil sa kanya. Okay? May limitasyon din ng Congress pagdating sa paggawa ng batas na pwedeng pigilan din ng presidente. So, vice versa. Okay? At ang pinakahuli, church politics nexus. So, active engagement natin ay hindi na dapat kino-question. Pero kung tayo mag-i-engage sa politika as Christians, as a church, we have to be peculiar in our engagement. No politics of hate and ridicule. So, hindi tayo tulad ng iba na would succumb to mudslinging, mga character assassination sa mga campaign period. Kaya bantayan natin mga kapatid, no? If you're really a follower of Christ, you would not succumb or yield to this kind of politicking. Okay? We talk about issues. We attack ideas na hindi maganda and would, sabi ni Paul, no? They are strongholds that will go against the will of God. But we do not attack people. Kaya minsan, kahit mismo mga
mga Kristiyano, no, would become so partisan, okay, na they think not like Christ, but they think like the political parties where they belong to. So, yun ang ating babantayan, mga kapatid. Okay, so, reviewin nyo na lang po. Meron po akong mga discussion na ginawa in detail dun sa first webinar ko last week. Okay? So, meron ba mga bago mga bumabate? Okay, so ganito po. Ayan, si Kuya Jason. Bagong ano. Magandang gabi si Kuya Jason. So, start na tayo mga kapatid. So, ganito gagawin natin, ha? Ihanda ang inyong sarili kasi mamaya sasagot kayo. At ito, bago ako magsimula. Ang aking intensyon sa webinar series na ito ay, again, para tulungan ang mga undecided on how they would choose their leaders for 2022, both national and local elections. At the end of this webinar, may papa-assignment ako sa inyo. Okay, sa lahat ng mga magpapasa ng assignment nila, yun na, magkaroon tayo ng reward. Okay, for sure. Niisip ko nga kung ibibigay ko ay yung bagong libro, sana all edition, o kaya yung ibang mga libro na may kinalaman dito, boboto ko ba, o kaya Pinoy Big Values. So, let's see. Baka pwedeng tatlo sila sabay-sabay. So, let's see. Basta ito. Mamaya, may papa-assignment ako sa inyo, ipapasa nyo siya before the start of the webinar next week. So, yun po ang deadline. You have 1 week to do it. Okay? So, let's do this, ha? In an exciting manner. Okay? So, narinig nyo na ba ito? Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Ito usually ang parang pinaka-convenient rationalization sa lahat ng mga eleksyon. Kaya naboboto ang mga tao kahit hindi maayos ang ugali at ang record. Kasi sabi nila, ang boses daw ng tao ay boses ng Diyos. Well, as far as my biblical reflection on this Latin statement is concerned, palagay ko kailangan i-reflect natin, i-rethink natin ang bagay nito. Let's go back to the history of Israel. You know this story, right? When Israel desired to have a king, sinilapitan nila si Samuel, kasi during that time si Samuel, no, as a prophet, ang kanilang parang titular head. At ang sabi ng mga Israelita, give us a king. Kasi nainggit sila doon sa nakapaligid sa kanila na meron silang mga hari. Anong sabi ng Biblia? 1 Samuel chapter 8. They said to him, you are old and your sons do not walk in your ways. Pasaway din kasi ang mga anak ni Samuel. Now, appoint a king to lead us such as all the other nations have. So, it's not according to divine will but human will. Kaya sila nagkaroon ng hari. But when they said, give us a king to lead us, this displeased Samuel. So, he prayed to the Lord. Ano sabi sa kanya ng Panginoon? Take note nyo ito. And the Lord told him, listen to all that the people are saying to you. It is not you that they have rejected, but they have rejected me as their king. Okay? So, yung pagnanais nila magkaroon ng human ruler o authorities over them ay hindi kalooban ng Diyos. Perhaps during that time, hindi pa handa ang Israel na magkaroon ng human leader. Kaya, through Prophet Samuel, dun niya pinapaabot ng kanyang kalooban. As they have done from the day I brought them up out of Egypt until this day, forsaking me and serving other gods, so they are doing to you. So, in principle, ganito mga kapatid. Hindi dahil kalooban ng tao, ay kalooban ng Diyos. That's the principalizing bridge, no? Kung itatransplant natin yung prinsipyo na nangyari nung sa Israel sa modern times. Another passage sa Hosea, sabi dito ng Panginoon, Israel cries out to me. O our God, we acknowledge you. But Israel has rejected what is good, an enemy will pursue him. Masahin niyo to. They set up kings without my consent. They choose princes without my approval. With their silver and gold, they make idols for themselves to their own destruction. So, ano sinasabi dito ni Prophet Hosea? May mga pagkakataon, no? Well, na ang mga tao kahit gusto, hindi lang pumili ng leader. Hindi sila nakikinig sa Diyos. Ang sabi dito ng Panginoon, you set up kings without my consent. To what extent? Well, during that time, talaga pasaway ang mga Israelita. Kahit ang mga priests, no? Mga leader,
na supposed to be would embody and would somehow parang represent God, Yahweh in Israel, would fail to do their job. They choose princes without my approval. So, ibig sabihin nun, may standard kasi ang Panginoon. Israelites were given the Torah, di ba, yung kasulatan, kasi meron siyang standard kung paano ipiliin ang mga leader. So, overall, ang sinasabi ko ito, sa lahat mga nakikinig, simple lang. Never ever think that whenever elections would come and leaders would be installed, they would always be the will of God. That's the principle I would like you to give. Bakit nangyayaring hindi kalooban ng Diyos? Kasi pwedeng magkamali ang tao sa pagpili ng leader nila. Well, if you have the time, and I want you to have time, kindly read the book of Judges. At doon yung mapapansin, we call it political vicissitudes, yung up and down. Whenever the Israelites would be so good to God, worshiping God, people would be happy in the presence of God. At si Lord, nagbibigay siya ng mga mabubuting mga leader. Pero pag nagpasaway yung mga Israelita, they would be subjected to evil kings. At I would tell you, one of the bloodiest books, siguro next to Joshua, in the Bible is the book of Judges. Maraming patayan, maraming mga political violence na nangyari. And I hope hindi ito mangyari sa ating bayan. Na matututo lang tayo kapag ano, paut-ulit na tayo na nasasaktan. Sana hindi tayo isang bansa na masokista, na kailangan masaktan paulit-ulit bago matuto. Okay? One writer I admire, no? She already passed away. Si Mommy F. We call her Mommy F. In a democracy such quality of leadership emanates from the people. It has always been said, sabi ito, we get the government we deserve because the people themselves choose their elected officials who will lead them. And most of the time, itong problema, you can sabotage election results. Citizens do not use their best judgment in choosing their leaders, but think with their grumbling stomachs. Alam nyo, ito nakakalungkot. I don't want to see the poor as so-called, no, parang stupid in why they choose their leaders, because they're also victims of the system. Kasi wala talagang bobong tao. Meron lang mga biktima ng sistema. At itong kailangan natin bantayan. Kaya sinabi ko sa inyo, whenever we choose leaders, no, they must have this moral courage to somehow change the system that is oppressive and would promote social justice. Kasi bakit? Kapag hindi nangyari yon, naging transactional lang sila, boto nyo ako, pagliling ko lang kayo, at hindi sila naging transformational, mahirap kayo, iangat ko kayo sa inyong kahirapan, paut-ulit lang mga kapatid. Kaya we need more leaders that would be considered transformational and not merely transactional. Okay? At marami sa atin, honestly, hindi nasisilip ito kasi parang nasanay na tayo. Alam nyo, kapag sanay na kayo sa isang sistema, hindi nyo yun sa kinokorek. You're so comfortable with the system na hindi mo na siya i-correct. Okay? That's why what I'm doing right now, siguro makatulong so that we can step back, reflect on what's happening in our country. May nakita akong meme, sabi dito. Remember, voting with the crowd can get you Barabbas over Jesus. Kaya, pinapalutang nito, mga kapatid, no, na ang mabuting prinsipyo ay hindi nakabase sa numero. Na kahit marami nagsasabi ng isang bagay, hindi iyon ang basihan kung anong tama. Because righteousness is not dependent on numbers. Right is right, kahit walang maniwala. Wrong is wrong, kahit lahat sila maniwala. Okay? Remember, voting with the crowd can get you Barabbas over Jesus. Okay? So ngayon, meron akong papagawa sa inyo. I'll wait for your responses, ha? Magbigay ng tiglima, ha, i-comment nyo dito sa thread na katangian na nais at ayaw nyong makita sa isang leader. Paki-comment sa thread. Siguro, lagay nyo na lang nais 12345 and then ayaw 12345. Yan, sige. Comment na kayo. I'll give you mga 5 minutes pa, pwede na. Sige, I'll wait for it.
Sa mga bagong dating po, yan po yung ating exercise muna. Right shot. Kumbaga, susulat nyo po sa thread. Tiglima po. Limang ayaw o nais ninyo, tiglima, na makita sa isang leader. Pakicomment nyo po sa thread. Ayan. So, sumagot na si... Well, di ko alam kung ano pangalan mo, kuya. Ating Japanese guy or girl. Si Kuya Art, sumagot na. Maraming salamat. Kuya Aram, Kuya Kenneth, Kuya Josh, Hermie, Alex. Okay. Sa mga ayaw po mag-comment at nahihiya kayo, kahit po isulat ninyo sa papel, yan, kung nasaan po kayo, isulat nyo po yan para may participation dun po kayo. Isa po ito sa mga usually ginagawa kong exercises whenever I do voters education. Kaya napakahalaga na makiisa po tayo, no? Para at least mas maintindihan ninyo, okay, ang topic na ito. Alright. Sabi ni Pastor June, nais, God-fearing, honest, teachable, may paninindigan, matapang, ayaw, coward, corrupt, inconsistent. Yan. So marami na. Sige, I'll give another 2 minutes sa lahat ng mga ano pa, nais pang magsumagot. So marami tayo ngayon dito, no? 36. So, typical class po ito sa... Nung ako'y nagturo sa Taft, ang usual na klase ko ay nasa 35 to 40. So, ideal ano to, class ano to. Pero nung ako'y nagturo na po sa Diliman, eh, 20 na po yung pinakamarami. Pero umabot pa kami nung undergrad namin, nasa 40 kami. No? So, magandang class size na ito, 39. At Johnny, yan, sumagot na rin. Magandang gabi. Okay? So, yan. Okay, so sa lahat po ng mga nais pang sumagot, kung hindi po kayo makasagot o makapag-comment dito sa thread, kahit po sa papel, sulat nyo po yan. You really have to be intentional. One message po, you really have to be intentional about the qualities of leader you want to elect. Okay? Of course, hindi lahat yan siguro magkakasya sa isang personality o isang kandidato, pero meron po kayong categorical requirements. Kasi nakikita nyo, ito'y napakahalaga. Sabi nga ng isang kasabihan, no? If you do not stand for something, you would fall for anything. At ayun ang problema. Kaya may tuturing natin na ang pagpili ng kandidato sa 2022, parang lobstruck daw yun, pagpili ng jowa. So meron kayong mga negotiable and non-negotiable. So itong sinasabi nyo ngayon, may be part of your non-negotiables. Dapat merong ganito ang mga leader. Okay, so sige, diretso tayo. Ito na ngayon mga kapatid, ang next step. Ito na ha. I hope you would, ano ulit. So magbigay po kayo ng tiglima. Ayaw nyo, tsaka nais nyo. This time, pakicheck po isa-isa kung saan sila kabilang. Knowledge, skills, or character. Pag sabing knowledge, kaalaman. So yung karunungan, matalino pa siya, yon. Skills, kakayahan. Skill, yung paano siya mag-practice o kaya gumalaw para may pagka-kinesthetic siya. And then character o yung ugali at katauhan. Kayo po magsasabi ano ang mas lamang. So sa inyong mga sagot, okay? Kunyari, number one ninyo, God-fearing. Ano ba siya? Knowledge, skill, or character? Sige, balikan niyo po yung sagot ninyo. Ano po ang ayaw ninyo at nais ninyo? At anong mas lamang doon? Knowledge, skills, or character? Whenever I do this, maaaring iba hindi nila alam. Pero it all boils down to what? Hindi man siguro marami, pero majority po ng gusto at nais natin sa isang kandidato, it all boils down to character. Ang problema sa marami, yun ang gusto nila, pero hindi naman nila ginagamit yun as a requirement sa pagpili ng kandidato. No? Kasi una-una, sinabi ko nga, may mga pagkakataon, maaring nasira ang moral compass nila.
Bilang pastor, bilang counselor, at bilang dating profesor, meron po ako sinusundan ng mga set of values. Kahit ang journalism, di ba, may set of protocols na sinusunod when they do write articles. Nanggagaling po tayo sa katotohanan na merong mga essentialist foundations po ang ating lipunan. At mababasa nyo yan sa una pa lang, preamble of the Constitution. Di ba? At ang punto ito, kapag po karakter ang pinakalamang dyan sa inyo, yung pong una nating sisilipin. Okay? Kasi pag hindi nyo po nasilip ang karakter, delikado po. So, diretso po tayo. So, kanina po nagsabi karakter. Yung aking guru, si si Lolo John Maxwell, sabi, character makes trust possible. And trust is the foundation of leadership. It's true that charisma can make a person stand out for a moment, but character sets a person apart for a lifetime. Good character is more to be praised than outstanding talent. Outstanding talent. Napakahalaga po nito kasi pag walang maayos na karakter, hindi kailanman mabubuo ang pagtitiwala. At ang karakter ang pundasyon ng pagtitiwala. Eh sabi sa 2 Samuel, no, when one rules over men in righteousness, when he rules in the fear of God, he is like the light of morning at sunrise on a cloudless morning, like the brightness after rain that brings the grass from the earth. A good analogy, no? Bagong ulan, patapos ng ulan, napakasarap amuyin ng ano, no, ng mga damo. It brings refreshment sa ating kaluluwa at sa ating katawan. That's really the feeling pag meron tayo mga righteous leaders. Okay? So, ang tanong ngayon basically is this. Paano nyo ngayon titignan ng character? Okay, ilan lang ito sa mga prinsipyo? Well, I'm giving you these basic principles and mga major principles para magabayan din kayo. You can also use this in your ministry when you select your church leaders, no? Number one, character is a choice. Ang character, hindi basta-basta dumadating sa inyo. Kayong pipili kung anong character na magkakaroon kayo. Yung inyong mga magulang, hindi nyo kayang piliin yan. Ano pa ba? May mga bahagi na inyong pagkatao at ng inyong buhay na hindi nyo kayang piliin. Yung pagsubok, hindi nyo alam kung kailan darating. Pero you can choose your character whenever you face those trials, no, and temptations. Just like Joseph, kay Miss Potiphar, right? Nung tinukso siya, ang character niya, nanindigan siya, I cannot violate the trust of my amo. No? Kaya hindi ako pwede makipag-sex sa'yo, sabi niya kay Mrs. Potiphar. So, choice yun. Kaya mga kapatid, tandaan ninyo, kung gusto niyo maging mabuti, choice yun. Kung gusto niyo magpakasama, choice niyo yun. Anong kabaligtaran ng character? Well, compromise. You would compromise everything that you have, no, to do things na para ma-please kayo. And then number two, character cannot be divorced from your speech, actions, and behavior. Kaya paut-ut ko sinasabi ito, whenever, no, I mean, in the current leadership, normal ang magmura. Ang mga pastor laging sinasabi, di ba, yung kinukot lagi si Jesus, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Totoo, hindi mo pwedeng ihiwalay ang iyong karakter sa paraan mo ng pananalita, pagkilos, at pag-iisip. Yung pag-iisip, hindi mo siya minsan makikita, eh, no? Pero yung behavior, yung speech, obvious na obvious siya. Again, ha, we're not doing this, mga citation ng mga example na ito to have a self-righteous, ano, no, mga holier than thou attitude. What we have now is for us to ask ourselves, are we following biblical principles with regard to this? Kasi ito rin ang gagamitin natin mga kapatid on how we choose our leaders. Obvious na ang karakter, tapos pipiliin mo pang, no, na hindi kalooban ng Panginoon. So, huwag ka magtataka kung magiging ano yan. Hindi maganda ang performance at hindi magiging maganda ang resulta. Ito pa, you cannot succeed beyond your character. Ang basihan kung bakit ka magtatagumpay ay sa uri ng ugali na meron ka. Sa mga tamad, hanggang dyan na lang kayo. Kumaasa lang kayo sa buhay para kayo bigyan ng kung anong kayan ibigay sa inyo at umaasa lang kayo sa kung ano matatanggap ninyo. Kaya nga sa aking mga librong Pass or Fail, no, 1, 2, and 3, lagi ko sinasabi ito, there's no shortcut to success. Pagsisikapan mo siya. Paghihirapan mo siya. Okay? Kasi kung gusto mo magtagumpay, you have to develop good and excellent qualities and character.
And character is formed and revealed in adversity. Alam niyo, pag may pagsubok, diyan lumalabas yung tunay nating ugali. Pero ito rin ang paraan para mamold o mahubog yung ating mga ugali. I hope after na ikaw ay dumaan sa pagsubok, hindi ka bitter, ikaw ay better. Okay? Pero tandaan mo rin, nakikilala ka rin kapag may pagsubok. Pag may stress, pag may umaasar sa iyo, dahil malalaman ka talagang patient ka. Okay? Ito pa. Character is forged in the small things of life. Alam nyo, ang character hindi siya nabubuo madalas kapag may mga pagsubok malalaki, no? Yung maliliit na parte ng pagkatao natin at ng buhay natin, doon na namumoldo yung ating character. For instance, paano ka makitungo sa magulang mo? Paano ka maghugas ng pinggan sa bahay? Pagpapasok ka sa eskwela, paano kung pinapakitunguhan yung mga janitor? Nakikita dyan, no? At sa mga pagkakataon na natetemp kang mangopya, di ba? So, maliliit na bahagi ng pagkatao mo yan na hindi talaga yung mga big time na parang, we call it mga ano, no? Mga daluyong ng buhay. Yung mga tipong ano lang, pang-araw-araw. And I hope sa pang-araw-araw niyong buhay, you would choose to be good. At ito pa, yan na. Kasi itong topic natin eh, public servants should be models of excellent character. Okay, pag sabing models, hindi tayo nagde-demand ng perfection. Kasi wala namang perfecto eh. Pero if you want to pursue public office and public service, siguraduhin mo sa sarili mo that you can live up to the standards of your office. Kaya nga, mahirap maduklok ang mga leader na hindi kayang igalang ang requirements ng kanyang opisina. Na sabi natin, di ba, public service is public trust. Na dumating ka sa punto, nagpunta ka sa opisina, for instance, ng mayor, pero wala kang kakayahan maging mayor. Yung ugali ng mayor na dapat mapagmahal sa tao, wala ka nun. So, I hope hindi kayo pumapasok sa politika o sa political office, nagpupursue ng political office without satisfying the minimum requirements. Okay? There's a book, no, by Causes and Posner, no, The Leadership Challenge. I hope you can secure this book. Although the context of their study is corporate world, no? Pero meron silang sinabi doon, isang finding nila. Titles are granted, but it's your behavior that earns you respect. To effectively model the way, you must first be clear about your own guiding principles. Ang sabi nila ito, you must clarify values by finding your voice. And when you talk of your values, you talk about your character. Alam nyo, natagpuan nila at na-discover nila kasi lagi ina-update yung libro na ito, no? At least 20 years na siya. Ang sinabi nila lagi, kung gusto mong ikaw ay igalang ng mga tao mo at ng mga colleagues mo sa industriya, you must have good character. As I said, no, kanina, sinabi ni Lolo John Maxwell, na yung trust ay magagawa lang ibigay sa'yo kapag maayos ang character mo. Kaya in public service, we have this term, no? Ethical leadership and good governance. Mga kapatid, when we elect our leaders, national and local, in 2022, look at their profiles. Study them. At tingnan nyo, ito bang tao na to, ethical ito? At mamaya, sasabihin ko kayo, kung ano yung mga sisilipin nyo mga areas, at ito yung assignment ninyo. Okay, sa lahat na magpapasa na magkakaroon ng ano, no, ng assignment, you may have a reward from me. Okay? At ito, when you talk of ethical leadership and good governance, balikan natin yung disenyo. May nakita ko kanina si Kuya Art yata na nagbanggit ng Romans 13. Marami mga tao would misconstrue this, no? Would misunderstand this. Kasi ang binasa nila itong section lang na ito. Yung Romans chapter 13, 1 to 2. Everyone must submit himself to the governing authorities kasi ang gobyerno ay galing sa Diyos at kung magre-rebelde ka sa gobyerno, magre-rebelde ka sa Diyos. That's true. Pero nakalimutan yung basahin yung mga latter part. At sabi dito, for rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong. Do you want to be free from fear of the one in authority? Then do what is right and he will commend you. Alam niyo bakit? Kasi ang disenyo ng Diyos sa gobyerno ay ito. For he is God's servant to do you good. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword for nothing. He is God's servant, an agent of wrath. Ano yung wrath? Galit? Parusa?
to bring punishment on the wrongdoer. Ano disenyo ng Panginoon sa ano, sa gobyerno? To promote good and restrain evil. Okay, so at least alam niyo yung buong context ng Romans 13. So kung mismo yung mga leader would not promote good, i-reverse yung disenyo, would promote evil and restrain good, well, that leader would never be considered as God's agent. Nag-iintindihan niyo, kapatid? At sabi rin ni Peter yan sa 1 Peter 2:13-14. Submit yourselves for the Lord's sake to every authority instituted among men, whether to the king as the supreme authority or to the governors who are sent by him, to punish those who do wrong and to commend those who do right. Okay, ba't ko sinasabi sa inyo to as an introduction? Yeah, introduction lang. Whenever we choose our leaders, kailangan they would comply and they would have this idea that they would enter government according to God's design sa gobyerno. If government would like to promote good and restrain evil, dapat ganun din sila. Kaya aking panawagan, pwede nyo pa shoutout, yun na to, walang perpektong kandidato, pero may mas malapit ang katangian sa matinong pamumuno. Yan lagi ko sinasabi. Sabihin nyo sa akin, Pastor, wala naman nakakasatisfy. Totoo, wala naman makakasatisfy lahat talaga. Pero there would be personalities that would approximate God's design for government. At yun ang task ng bawat isa. At ang problema natin, honestly, nakakalungkot man, ay tamad ng iba magsuri talaga. And I hope, I would challenge you positively na through this webinar, ishare nito sa mga kaibigan ninyo na huwag maging tamad. No? Pwede nyo yung i-type dyan. Ayokong maging tamad sa pagsusuri. Okay? At itong prinsipyo natin, how do we know the character of a candidate? Pakibasa, the best predictor of future behavior is consistent past and present behavior. Tagalogin natin. Okay, paraphrase na lang. Para malaman mo ang tunay na ugali at karakter ng isang tao, balikan mo yung dati niya nang pinapakita. At dapat consistent siya doon. Yung consistent tayo, yung laging nakikita mo. Kasi katulad din yan, pag-usapan natin yan sa next week, competency, no? Huwag kayong masyado magpapaniwala sa mga pangako. Kasi ang pangako, pangako. Pero kung nangako siya at nagawa niya na before, baka pwede pa kayo maniwala. Kasi nagawa niya na eh. Pero pag hindi niya pa nagagawa, pangako lang siya. Huwag kayo masyadong umasa. May mga kandidatong pa-fall lang minsan. Huwag masyadong umasa. Sabi nga nila, expectation is the mother of all frustration. Baka masaktan kayo. So ganito yan sa pagsilip sa kandidato. Ano ba talagang ugali niya? And the best predictor na magiging future behavior niya ay yung dati niya nang ginagawa. Kaya ito pang sasabihin ko sa inyo, pumili ng tunay na matino, hindi yung tumitunu lang ang imahe kapag eleksyon. Ulitin ko yan. Pumili tayo ng mga tao na tunay na matino. Matino talaga. Hindi yung, ang katinoan nila ay nakabase lang sa PR, social media, mga memes at kung ano-ano na nagpapatino sa imahe nila. So, pagbabantay sa ating mga boto. Kaya kailangan natin ng research at kaunting pag-e-effort para malaman kung anong mga ugali nila. At to give you a guide, anong aasahan natin sa mga politiko natin, at kung sakali maluktok sila, ito yan mga kapatid. Kindly read RA 6713. Nung ako yung nag-aaral pa sa National College of Public Administration and Governance, I will never forget this, ang aming naging professor dito, si Professor Emilia Bongkodin, dati po siyang chief ng Department of Budget and Management, a very good lady, no? Napaka commendable ng pagtuturo niya sa amin, public ethics. At itong pinag-aralan namin. At ito ang mga prinsipyo. When you enter public service, tingnan niyo na ito. Maring hindi niyo pa masilip true and true ang kanilang personality. Tingnan niyo na ito mga prinsipyo ng ano, no, ng mga norms of conduct. Nakikita niyo ba sa kanila sa ngayon? Kung hindi man, edi at least may idea kayo paano nyo sila sisilipin sa kanilang performance. Number one, commitment to public interest. Inuuna ang interest ng bayan kaysa interest ng pamilya, no, ng kanyang sarili. Okay? Number two, professionalism. Public officials and employees shall perform and discharge their duties with the highest degree of excellence, professionalism, intelligence, and skill. Kaya ito po yung competence pag-uusapan natin next week. Number three, justness and sincerity.
shall remain true to people at all times. So, ang pagsabing true to people at all times, mayroong mga pagkakataon, di ba, na they would somehow be performing injustices in the performance of their duties na nagsisinungaling sila kahit sa yung pagpa-file ng mga dokumento, sal-in, ayaw ipakita. Okay? At ito, hindi sila nagdi-discriminate sa iba. Yung pinaglilingkuran lang nila ay yung mga kaibigan nila. Kasi kung may priority, mga kapatid, ang gobyerno at ang batas na ito ay tulungan ng mga mahihirap, the underprivileged. Okay? Political neutrality, tumutulong sila sa lahat. Kahit iba pa ang kanilang mga political persuasion. Public officials and employees shall provide service to everyone without unfair discrimination. Eh, meron ako mga kakilala, mga politiko, pag hindi sila binoto, yung isang barangay, hindi pinapalagyan ng, ano, ng ilaw, mga ganun. So, kung meron kayong ganitong uri ng ano, mga politiko, palagay ko, kailangan pagtatanggalin na sila sa pwesto, huwag nyo na iluklok uli. Okay? At ito pa, responsiveness to the public. Public officials shall extend prompt, courteous, adequate services. Yan. So, talaga naglilingkod. Hindi yung kayo mag-a-adjust. Well, when you talk of RA 6713, sakop nito lahat ng ano, ha, ng public officials, elected or non-elected, yung mga rank and file. Kasi lahat ito, mga kapatid, ay prinsipyo na dapat sinusunod ng mga opisyal natin sa gobyerno. Okay? At ito pa, nationalism and patriotism. Ito ang ganda dito, yung last sentence. They shall endeavor to maintain and defend Philippine sovereignty against foreign intrusion. Naintindihan nyo ito? Kailangan tayo magkaroon ng mga national leaders na talagang ipagtatanggol ang teritoryo natin, hindi pinamimigay. Public officials and employees shall at all times be loyal to the Republic and to the Filipino people. Yan, mabigat yan. Kayo nang mag-analisa, mga kapatid, kung yung ating mga national leaders ngayon ay mas loyal sa atin o mas loyal sa iba. Okay? Kasi itong problema natin, may mga batas tayo, pero dahil nga, as I said, no? May mga leader talaga na hindi na sumusunod sa batas. Kaya hindi nila sinusunod ito. Baliwala na ito. Pero kung kayo, mga mamamayan, lalo na kayo, mga sudyante, mga kabataan, alam ito, alam nyo anong re-require nyo sa inyong mga leader. Okay? Ito pa. Commitment to democracy. They shall commit themselves to the democratic way of life and values. Maintain the principle of public accountability. Nagpapasilip. Nagpapakorek. And maintained by deed sa supremacy of civilian authority over the military. They shall at all times uphold the constitution and put loyalty to country above loyalty to persons or party. So, maaaring mga motherhood statements ito, no? Pero ito yung hinahanap natin sa ating mga leader. At ito pa, matindi. Simple living. Public officials and employees and their families shall lead modest lives. Hindi extravagant. Alam nyo, malaswa para sa isang politiko o isang leader, no? Naghihirap ang marami sa atin tapos nabubuhay ng napakaing grande. Bonggacious. No? Dami nagugutom tapos sila kumakain. Lechon-lechon. Parang wala lang. I mean, we have to be sensitive, empathetic, sympathetic sa ating mga kababayan. They shall not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth in any form. Okay? Kaya hindi masamang magkaroon ng kayamanan, pero yung i-bander mo siya, no? I-flaunt mo siya, well, that is conduct unbecoming of a public employee or official. At ito pa, yan na. Statements and disclosure. Importante na kapag kayo ay nasa politika, okay, na-elect na, okay, nasa gobyerno, laging merong disclosure ng inyong mga interest. Business man yan, assets, liabilities, network. Kaya importante, maintindihan nyo to, ang lahat ng public official who would like to be accountable at matinong opisyal, magpa-file ng sal-in. Ulitin ko yan. Ang matinong opisyal, kasi required yan sa batas, magpa-file ng every year ng sal-in. Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Bakit? Para masilip ng taong bayan kung sila ba'y nangungurakot o hindi. Okay? Kasi although marami, honestly, hindi nagtatapat, no? Pero masisilip din eventually yan. Base sa lifestyle nila. Importante yan, ha? Kasi bahagi ng iyong pagpasok sa public service ay maging tapat. Kung mismo sa salin, hindi ka mapag-file, may problema talaga tayo dyan. Pumili kayo ng mga leader na magpapile ng sal-in nila. Divestment. Pag sabi ng divestment, yung mga interest mo sa mga organisasyon, mga business that would go against your public office,
aalis ka doon. Okay? So within 30 days from the assumption of office. Kasi bakit? Iniiwasan natin na magamit mo yung opisina mo to further your interest, private interest. Okay, ito yung sinabi ko kanina, Omnibus Election Code. Basahin nyo na lang yan. I would not discuss this further. Okay? So, yun yung mga disqualification na mga terms. Na sino madi-disqualify when you file for candidacy? Okay. Ito na. Ito na yung mga assignment ninyo. Unti-untiin natin. Ano yung papasa nyo sa akin next week kung gusto niyo para at least ma-analysan ninyo yung mga taong iboboto nyo? Number one. Tingnan nyo ha. Pwedeng gawin yung isang matrix. Pwede yung sabihin yes or no or magpaliwanag kayo. The first question, is he or she worth emulating? Yung bang kandidato na to, model. Gusto ko siyang gayahin kasi matino siya. Kaya sinabi ni Paul, no? Imitate me as I imitate Christ. Yung model ni Paul, gagawin ng ibang mga follower ni Christ. Of course, ang susundan natin for sure, ultimately si Jesus. Pero sinabi ni Paul, yung ginagawa kong pagtulad kay Kristo, hindi ako tutularan nyo, kundi yung aking ehemplo. Sila ba worth emulating? Tanungin nyo sarili ninyo, sa lahat ng kumakandidato ngayon, national and local elections, pwede ba silang gayahin? Lalo na naman kabataan. Kaya may kasabihan tayo, to be forewarned is to be forearmed. Kaya importante, mag-analisa na kayo ha. Maiwasan ninyo yung mga kandidato na alam nyo, sabit ang ugali, sabit ang karakter, kasi tanggal na sa listahan niya mga yan, panagkataon. Para hindi na kayo mahirapan. Ang sabi ko nga, sometimes ang pagboto ay process of elimination. Yung mga hindi nakakasatisfy sa mga basic requirements ng public office, tanggalin na sa listahan. At least, mas madali na ang botohan. Okay? So, ano pa? Silipin natin. Good leadership record. May kaso ba to ng abuse ng pera at ng kapangyarihan? Marami sa mga tumatakbo ngayon, may mga corruption cases. Sabihin ng iba, hindi pastor, lahat naman ano, corrupt eh. Alam ko naman, lahat tayo sinners, no? Pero iba yung may kaso. Bakit? Kasi talagang kinaririr nila. Gusto ko sabihin, kinaririr talaga nilang pagiging tiwali. Of course, kapag wala pang finality at honestly, wala pang ano, no, final judgment, pwede pa tayo mag-give ng benefit of the doubt. Pero yung tipong may final judgment na at well-documented ng Supreme Court at ng mga ano, lagay ko, isa yan sa mga dapat makapag-discourage sa inyo at mag-sabi sa inyo, baka alanganin na to. Okay? Kasi unang-una mga kapatid, ang lahat ng bagay na tinotolerate ninyo, ina-accept ninyo. At kapag tinolerate ninyo ang wrongdoing, that itself, no, is a statement that you're accepting it kapag naging leader tong tao na ito. Okay? Sabi sa Exodus, ito yung sinabi ni ano, sinabi ni Jethro kay Moses. Okay, itong context na ito, tandaan nyo, noong nag-appoint si Moses nung panahon sa Exodus chapter 18, hindi siya nag-appoint ng religious leaders, ha? Although, guided sila ng kautusan ni Yahweh, pero primarily ang in-appoint ni Moses through the advice of Jethro ay mga political leaders din. At ang sabi niya ito, basahin natin yung red. Men who fear God, mayroon pa isa, select capable men. So, pag-usapan natin yan next week. Competency yan. Men who fear God, trustworthy men who hate dishonest gain. That's basically the requirement. Hindi sinabi dyan na ano ba to? Maraming followers? O kaya popular? No. Ang sinabi ni Jethro, pumili ka ng mga tao na talaga may takot sa Diyos. Bakit? Pag may takot sa Diyos, takot gumawa ng kalokohan yan. Yung talaga may takot, hindi lang religious sa bunganga, sa nguso, kundi talagang spiritual at may takot sa puso. Okay? Trustworthy men who hate dishonest gain. So, bantayan natin mga kapatid, ang ating mga choices, ha? Yan bang mga binoboto natin at potential nating iboto? Yan ba? May mga kaso ng korupsyon. Kaya ang sabi dito sa Proverbs 16:19, there are six things that the Lord hates. Isa-isayin natin to. Seven that are detestable to Him. Haughty eyes, a lying tongue, yung mga sinungaling, yung pathological lying na ginagawa, maraming ganyan. May mga sinasabi dito tapos hindi rin ginagawa. Paulit-ulit, tawag doon pathological lying. No? A hands that shed innocent blood,
yung parang convenient lang sa kanilang pumatay. A heart that devises wicked schemes, yung mag-iisip na masama sa kanyang kapwa. Okay? Feet that are quick to rush into evil. No, parang wala lang, normal lang sa kanila ang gumawa ng masama. A false witness. Mga marites daw ng mga politiko, no? Yung mga kung ano mga pinagsasabi pero hindi totoo. Ako sa dito, ako sa diyan pero hindi naman mapatunayan. Who pours out lies, and a man who stirs up dissension among brothers. Yung tipong halip na pagkaisahin ang mga tao, dinidivide niya ang mga tao. Kumbaga agent siya ng awayan, hindi siya agent of reconciliation. So mga kapatid, alam nyo, sa mga tumatakbo ngayon, kung sino ang mga tao na ito. At kung susundin nyo lang ang prinsipyo ng Biblia, alam ko hindi naman kayo mahihirapan eh. Ang problema natin, may sinasabing diretso ang Biblia, hindi naman sinusunod. Hindi po akong galit, nagpapaliwanag lang. May konting frustration lang minsan, di ba? Sa the way we vote, kahit sa mga churches ito. Alam natin kung anong totoo. Alam natin kung anong tama, pero hindi natin ginagawa. Kaya, no wonder, sa ating mga churches, wala si Lord dun. Okay? Ba't wala si Lord? Eh, paano yan? Sabi nga niya, through Prophet Isaiah, I hate your fasting. Kasi you're not the ones doing my will. Okay? Ito pa. Yung una, di ba? With regard to record pagdating sa abuses. About social justice record. Servanthood. Anong record ng tao nito pagdating sa pagtulong sa mga mahihirap? At talaga bang nakikita sa kanya yung pagiging lingkod bayan? Okay? Sabi dito, Psalm 72:1-4. Endow the king with your justice, O God. Ito yung qualities ng king na gusto natin makita. He will judge your people in righteousness, your afflicted ones with justice. Napakahalaga sa Diyos na tulungan ng mga mahihirap. Basahin natin yung mga red, no? He will take pity on the weak and the needy and save the needy from death. Okay? I think it's Ramon Magsaysay who said, no? Those who have less in life should have more in law. Kaya importante sa atin, i-prioritize natin yung mga mahihirap, yung hindi kayang pagtanggol ng kanilang sarili. Kaya sabi sa Proverbs 31, speak up for those who cannot speak for themselves. For the rights of all who are destitute, speak up and judge fairly, defend the rights of the poor and the needy. So sa inyong pag-aanalisa, sino sa mga kumakandidato ngayon ang talagang nagpo-promote, may nagawa para ipagtanggol ang mahihirap? Yun, silipin nyo yun. So, ang gagawin nyo sa assignment din nyo, siguro lahat ng mga candidates sa national o kaya sa local nyo, tingnan nyo yung mga pangalan nila sa isang column and then gawin nyo nilang per column itong mga sinasabi ko ngayon. At magkaroon kayo ng konting pag-research at kayo mismo. Okay? Ayokong gawin to para sa inyo. I can do this for national candidates, no? Especially president and vice president. Pero you should do this, mga kapatid. Hindi pwedeng sinusubo ko lang sa inyo. Kasi kung ako gagawa, it would be parang misconstrued pa rin, no? Misunderstood. Baka bias tayo. So kayo mismo ang gumawa. I'm just laying down the foundational principles here at kayo mismo mag-decide on your own. Kaya sabi sa Micah 6:8, He has showed you, O man, what is good and what does the Lord require of you? To act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Silipin niyo mga kapatid, ang social justice record, that would somehow determine yung karakter ng tao na yun. Next would be, relational integrity record. For instance, kamusta yung marriage niya? Kamusta yung mga bagay na nabibigay ng ideya sa inyo kung paano siya nakikipagrelasyon sa iba? Romantic or otherwise, perhaps. No? Sa Psalm 15:1-5, no? Ito yung sinabi ni Lord. No? So those who would be pleasing to God. Lord, who may dwell in your sanctuary, who may live on your holy hill, he whose walk is blameless. Pag sabi blameless, above reproach. Yung walang masasabi yung mga tao kasi mabuti yan. And who does what is righteous and who speaks the truth from his heart. No slander on his tongue. Hindi naninirang puri. Who does his neighbor no wrong. Hindi pala away. And cast no slur on his fellow man. Kumbaga hindi siya pala away. Yung pananalita niya talagang would be edifying sa iba. Okay? At ang pinako nito, he who does these things will never be shaken. Ayun yung pangako ng Panginoon sa kanya.
Lahat ng maayos ang ugali, si Lord ang bahala sa inyo. Sabi nga, you cannot put a righteous man or woman down dahil si Lord ang kakampi ninyo. So mga kapatid, pagdating sa relational integrity, sino sa mga kandidato? Okay? Ang maayos ang relasyon. Well, siningit ko lang yung relationships kasi diretso yan sa family and friendship record. Kumusta yung pamilya niya? At idagdag natin yung mga friends. Okay, unahin natin yung pamilya. Although Titus and 1 Timothy, no, 2 Timothy, sinulat ni Paul, would talk about the elders. Pero ang totoo niyan, this would approximate the qualities of political leaders that we would like to have in this country. So inulit lang ni Paul, no, yung prinsipyo na sinabi sa Psalm. Sabi dito, an elder must be blameless. Technically, political leaders are considered social elders. Okay? Bagaman mayroong pagkakaiba ang trabaho ng mga elder sa church at mga political leader sa secular world, but you have to understand, halos walang pinagkaiba ang requirement natin dapat sa kanila. Of course, may exception yan kasi may mga spiritual training ang ating mga church leaders, pero you have to understand, ito'y nilagay sa Biblia para maging gabay ng bawat isa. The husband of but one wife, honestly, you cannot apply this, especially sa mga Muslim societies, pero in principle, faithfulness is a key. A man whose children believe, ibig sabihin, maayos ang pamilya. Kasi sinabi nga ni Paul, paano mong papangunahan ng isang bayan kung mismo pamilya mo ay hindi maayos? At minsan, kapag hindi maayos ang pamilya, yung mga anak ang nagiging dahilan bakit nararattle yung leadership ng politiko na yon o ng leader na yon. At ito pa, not overbearing, not quick-tempered, hindi mabilis magalit, lalo na sa political job ng marami, stressful. Kaya importante ito na hindi magagalitin. Not given to drunkenness, bisyo. Palagay ko, requirement din yan. Hindi po pwede, mga kapatid, na tayo ay magkaroon ng mga leader na mabisyo. Okay. History would tell us, isang dahilan bakit si President Arap ay natanggal sa posisyon, mainly because of his attitude, no? Nung nasa Malacanang pa lang siya. Ito public knowledge to, mga kapatid. Dahil nung panahon na yon, meron siya tinatawag na casino, casino friends, midnight cabinet kung tawagin, na talagang nagsusugal sila mismo, no? Maaring hindi sa Malacanang, sa isang lugar, isang yate niya sa Manila Bay. Well, you can just Google all of this. Kaya naging frustration ng marami ng isang presidente ay nagmamadyong o kaya nagbibiso. Honestly, ayun ang nagiging problema pag nanood ka sa posisyon tapos you do not comply to the requirements of your office. Not violent, not pursuing dishonest gain. Mapapansin nyo, laging merong nakalagay not pursuing dishonest gain. Kasi napakalaga sa Diyos na honest ka. Okay? Ganyan din sa 1 Timothy, inulit lang ito ni Pablo, no? Above reproach, the husband of one wife, so on and so forth. Kaya nga, itong gusto kong sabihin. Lahat ng inyong kapamilya may epekto sa inyong leadership if you would run for public office. Kaya sabi rin ng Proverbs 12, a wife of noble character is her husband's crown. So, in reverse, a husband of of noble character is her wife's crown, kung tatakbo ay isang babae. Kasi hindi maihiwalay, mga kapatid, ang pamilya mo sa uri ng leadership na magkakaroon ka. So anong gusto kong sabihin? Sa inyong assignment, pakisilip, pag-aralan nyo ang kapamilya ng mga tatakbo. Mga ugali nila, may mga record din ba yan ng corruption, meron bang mga kaso yan, para at least alam ninyo kung anong uri ng leadership magkakaroon ng tao na ito. Kasi ang pamilya niya, isang grupo na makaka-apekto sa kanya. Kaya sabi ng Biblia, 1 Corinthians 15:33, do not be misled. Ito na, friends na ito. Bad company corrupts good character. Kahit matino ang isang leader, ito sasabihin ko sa inyo, if he or she is surrounded by evil people, maapektuhan siya. Kaya may wisdom, as I said, no? Kung pipili kayo ng kandidato, at yung mga kandidato na yun, may grupo na, of course, sisilipin mo rin kung maayos yung kagrupo niya. Kung maayos lahat sila, sabay-sabay nyo na siyang iboto. Pero of course, sa atin naman, di tayo nasanay, no? Na black voting. Sabi yung black voting, sa ibang bansa kasi,
Kapag bumoto ka, partido lang iboboto mo. At lahat ng mga tumatakbo under that party, national to local, automatic siyang binoto mo. Sa atin, walang ganun eh, no? So, ang punto ito. Silipin ninyo kung sino man nakaka-apekto sa mga kandidato ngayon. Kasi lahat sila pwedeng maka-apekto sa leadership ng mai-elect. Kasi eventually, kung di man manalo itong mga kasama nila, iluluklok din sila, maaring cabinet secretary, okay, at mga advisor, so on and so forth. So, we discuss family, social justice record, leadership record, at ang pinakahuli siguro, tama ba ito? Pinakahuli na ito? Faith record. Okay, maaaring hindi ito requirement sa iba, pero gusto ko silipin nyo ito as Christians. Because faith is important for us na hindi man sila Christian, pero they would live out God's truth sa buhay nila. Okay? Pag sabing God's truth, sinasabi natin na maaaring hindi sila Christian, pero yung values ng Christianismo mapopromote nila. Deuteronomy chapter 17, 14 to 20, ito yung sinasabi ko. Isang dahilan bakit hindi pumipili ng maayos sa mga Israelita, binigay sa kanilang requirement kung paano sila pipili ng king. Pero marami sa mga king hindi sinusunod ito. Let's read. When you enter the land the Lord your God is giving you and have taken possession of it and settled in it, and you say, let us set a king over us like all the nations around us, be sure to appoint over you the king the Lord your God chooses. Requirement yun. You must appoint the king na pinili ng Diyos para sa inyo. So how do you do that? You consult the prophet. Okay? He must be from among your own brothers. So, Israelita din. Do not place a foreigner over you and one who is not a brother Israelite. Kasi bakit? Iba values nila. Okay? At ito rin. The king moreover must not acquire great numbers of horses for himself or make the people return to Egypt to get more of them. For the Lord has told you, you are not to go back that way again. He must not take many wives or his heart will be led astray. He must not accumulate large amounts of silver and gold. When he takes the throne of his kingdom, he is to write for himself on a scroll a copy of this law taken from that of the priests who are Levites. Alam nyo, ang hari ng Israel, kailangan isulat niya ang batas by his hand. Isusulat niya yon kasi practice niya yun eh. Para hindi niya makalimutan ang batas ng Diyos, parang ano siya, parang scribe. Siya mismo magsusulat. Parte ng trabaho niya yun isulat ang batas at ang kasulatan. Okay? At ito pa, it is to be with him and is to read it all the days of his life so that he may learn to revere the Lord his God and follow carefully all the words of this law and these decrees and not consider himself better than his brothers and turn from the law to be right or to the left, then he and his descendants will reign a long time over his kingdom in Israel. Alam nyo, ang ganda ng disenyo ng Diyos sa bayan ng Israel. Magkaroon ng haring matino, simple living, that acquire wealth, faithful to wife. Kasi bakit? During that time, pwede kang dalhin ng mga asawa mo papunta sa paganistic religions. Pero ano nangyari? Isang example, si King Solomon. Vinayodate niya lahat yan. Ang dami niyang horses. If I'm not mistaken, 144,000. Of course, ang dami niyang wealth, accumulation of wealth. Talagang pinuno niya ang ano niya, ang palasyo niya ng gold. Kaya nga, di ba, siya yung may pinakamagandang ginawang temple, gold-plated na temple. Ano pa? Ang dami niyang asawa. So, ano sinasabi ko dito? Tingnan niyo, mga kapatid, yung prinsipyo ng Panginoon pagdating sa pamumuno. Silipin niyo lahat ng mga kandidato. Do they conform to the ideas of God's standards pagdating sa pamumuno? Okay? Kasi overall, ang gusto ko sabihin, I will end with this. Leadership without excellent character always lead to disaster. Kapag may charisma ka, mamahalin ka ng tao for sure. Pag may competency ka, magagawa mo lahat. Pero pag wala kang maayos na karakter, kahit may charisma ka, kahit competent ka, kahit may clear vision ka, mapupunta yan sa wala. Kasi as I said, ang karakter mo ang magiging basehan ng success mo. Okay? Kaya sabi ng Panginoon through Proverbs 14, righteousness exalts a nation.
but sin condemns any people. Ngayong panahon ng eleksyon, as people of righteousness, I hope pumili tayo ng mga righteous people. Again, hindi perfect. Kasi only God is perfect. Kaya we also have to be God's ambassadors in this election period. Kaya, paano natin gagawin ito? Tayo mismo ay maging agents of God's righteousness sa bayan na ito. Paano mangyayari? Well, let's preach the gospel. Let's introduce the Lord sa buhay ng bawat isa. At sa pamamagitan nito, kayang baguhin ni Lord on how we see things, how we view things, at ang Holy Spirit mismo ang magtuturo sa atin kung sino dapat nating piliin. And that's the only way, na I should say to you, that we can choose our leaders God's way. Through His will, through His word, His way. Okay? Bago kayo bumoto, mga kapatid. Sa lahat ng mga nakinig, maraming salamat po. Meron ba kayong tanong? Okay, basa muna tayo ng ilang mga comments. Meron ba? Dami na. Teka lang, ha. Pipili muna tayo. Okay. Doon tayo sa walang pending case ng plunder and corruption pag tayo nag-apply ng work need ng NBI. Although, mga kapatid, hindi ko sinasabi nga, this is wrong. Ang sinasabi ko lang, we may be comparing apples and oranges, no? Katulad ng sinabi nila, but hindi tayo mag-require ng college graduate kapag nagtumatakbo for national position? Kasi nga, doon ang gagaling ang konstitusyon that kahit mahihirap, pwedeng tumakbo. Okay? Kasi ang education naman, hindi lang nakabase sa formal system, no? Kundi matututo rin tayo sa ano. Pero this is true. Kung paano tayo nagre-require sa ating mga employee na maging maayos, nagsi-CI pa tayo, di ba? Inimbestigahan yung kanilang background. Ganun din tayo sa ating mga politiko. Okay? Question, what are your views on the suggestion choosing the lesser evil sa pagpili ng ating pinuno? In principle, ang pipiliin mo matino, hindi yung evil. Kasi the lesser evil is still evil. So yun ang sagot ko dun. Okay? I don't know kung saan ang gagaling itong statement. Hindi ko alam, kapatid, Japanese ang karakter ng ano mo, hindi kita ma-recognize, no? Okay, meron pa ba? Pili tayo ng ilan, no? Kilala ko yan, nakain ang litso na yan. Dami niya nakain nun eh. Ferdy, wala kang makikita ng araw pang simpleng politiko, puro mayan. Lalo na ngayon, ultimong barangay, ibang klase na pagkandidato, parang national na. Well, ang naging problema natin nga, honestly, ay napakamahal at napaka-expensive ng political election, political campaign. No? Kaya nga, hindi maiiwasan na ang mga tao ngayon would really invest in elections kasi nasa isip nila, mababawi ko naman yung pag nasa posisyon na ako. Pero alam nyo, mahirap maging politiko. Lalo na pag national level kayo. Kasi may dalawang constituencies kayo. Ang unang constituency ninyo ay yung sumusuporta sa inyo. That would include businessmen, mga politiko, mga financier ninyo, mga benefactors ninyo. Na kapag nanalo kayo, you have to have your, yan mo na, balik pabor program. Pero meron din kayong constituency and that is yung bumoto sa inyo. Yung mamamayan. At sa maraming pagkakataon, magka-clash yan. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon, susundin mo yung mga kaibigan mong tumulong sa'yo. Kasi bakit? Lalo na ngayon, face shield. Ito, example, face shield issue. For instance lang, ha? Kung politiko ka na po, sumuporta sa face shield issue, kaya ka nag-require ng face shield, kasi bakit? May kaibigan ka nagbibenta ng face shield. Eh ngayon, ang gusto ng tao, ayaw ko na ng face shield. So ano ngayon ang mangyayari? Ipit ka ngayon. So sa mga gusto magpolitiko, ang suggestion ko sa inyo, dapat handa kayo sa ganitong mga senaryo. As I said, politics is really a messy process at talagang kapag hindi maayos ang values ninyo, pag hindi maayos yung core ninyo, magigiba kayo. Okay? So, Kuya Jason sabi to, pero hindi po ba subjective ang simpleng pamumuhay, Pastor?
Meron din kasi mga politician na mayaman na talaga dati. Let them. Kaya nga nagfa-file ng SALIN para mapaliwanag mo bakit ganyan ang kakayaman. Ang batas, hindi naman nagsasabi na pag mayaman ka, talagang automatic ay talagang corrupt ka. Kasi ang SALIN lang ay paraan ng monitoring para yung biglang taas ng ano ng assets mo. Kailangan mapaliwanag mo siya. Lalo na kung ang sweldo mo would not really parang ano no, parang I would say magpapaliwanag sa kasalukuyan mong status ngayon. Okay? May isa lang ako nakita rin problema. As far as the government agencies are concerned, may kakulangan din sa nag-a-assess. Walang mga SALIN assessor ang maraming government agencies. At usually, napopoliticize din ang gamit ng SALIN in a way, nasisidip lang siya pag may mga kaso na sumulpot. No? Nonetheless, it's part of the transparency parang ano no, system ng gobyerno. Kaya still, kailangan nagpa-file ang lahat niyan. Ayos? At ano yan? Kailangan under oath ka niya, no? Hindi ka pwede magsinungaling dyan. Huwag iboboto ang isang kandidato dahil siya ang iboboto ni pastor o ng karamihang member ng church niyo. Mag-research po tayo. That's true. Okay? Ano pa ba? Meron ba ibang comments? Walang makakapasang kandidato, pastor. Eh, sinasabi ko naman, we're not looking after perfection. Kung ang attitude natin ay walang papasang kandidato, huwag na kayong bumoto. Pero ang sinasabi ko, there would be a best candidate that would approximate yung mga ideas na ito. Okay? Kahit naman sa mga church leaders, eh, wala naman nakakomply. When you preach the gospel beyond you. You know? Lalo ng mga pastor, when you preach the gospel, honestly, you do not really parang meet the standards ng Panginoon. Eh. Pero at least you have this, ano, no? this mindset that this is aspirational in one way or another and this is my, ano, my motivation why I keep on following Jesus. Okay? So kung ang dahilan natin wala nakasatisfy, wala talaga tayong iboboto, mga kapatid. Okay? So kaya nililinaw ko na 'yan. There would be standards so those standards would be the basis kung nakikita natin kung sino yung mas malapit sa mga ano sa mga standards na 'yon that would ano would show those qualities, no? So, ganun din. Sagot ko sa iyo, Kuya Gio. Okay? Ati G, Pastor, thank you sa ganitong learning teachings. Well, it's my pleasure. Okay, sagutin natin si Japanese guy. Hindi ko lang maano yun. Pangalan mo, Kuya. A question to those who twist Romans 13 to justify their support to evil government, why churches are still sending missionaries to nations where Christianity is outlawed by their respective authorities. Okay. Kanya sabi dito. Di ba ang lalabas yan ay they are labeling, rebelling to the authorities of that nation? Well, that's true. Okay. Yung sinabi nga, no, prinsipyo, we would rather obey God rather than men. So, yung sinabi nila, no, give unto Caesar which is Caesar's and give unto God which is God's. Tandaan nyo, lahat ng under God, no? That would include those nasakop ng dominion ni Caesar. Kaya may higher authority, mga kapatid, na dapat nating sundin. Okay? So may tanong ba kayo, mga kapatid? Teka lang, ito pa. Marami pala dito. Pagbigyan muna natin ito, ha. Yung iba kasi hindi ko na maano, hindi ko na masasagot. Kuya Joby, paano po gagawin ang assignment? So ganito po gagawin niyo, 'di ba? Meron po ako mga ano, mga sinabi, yung leadership record, social justice record, gawin nyo po siya per column. And then lahat po ng mga kandidato, nasa inyo, if you want your local elections, hindi po ako mamimili sa inyo, no? Kung national gusto nyo silipin o kaya local, tingnan nyo po kung sila ay, ano, kung ano po yung ginawa nila sa mga aspeto na ito. Hindi lang kayo mag-check o magsasabing yes, no? You have to do research. Kailangan alamin nyo anong ginawa nyo. Kunyari, leadership record, naglingkod siya, 10 taon, ganito, ganyan. Kasi sa next week, meron po akong panibagong batch na papagawa sa inyo. So, ito po hindi required. Kung nais lang po ninyong magano, no? Maging parang participative sa ating ginagawang webinar. Okay? Maraming mga pastor ang katwiran ay may self-will ang Christians, kaya malayang pumili na iboboto ay sa sariling self-will. Kaya lalong di nadidivide ang Christians. Di ba pwedeng pasakop sa Diyos ang ating self-will pero
makaisa na ibabato sa Kristiyano na tamang kandidato? Well, ang totoo niyan, among evangelicals, lahat ng statement ng mga pastor official. Kasi historically, we respect free will. Di katulad sa iba, di ba, grupo, lalo na may mga nag-block voting, napakalaga sa kanilang unity. Pero you also have to understand na may iba-ibang ano, no, pagtanaw ang mga Kristiyano on how they would vote for their leaders kasi iba-iba ng spiritual maturity. So, yun po siguro ang pinaka-immediate kong sagot dyan. Lalo na kung hindi babad sa Word of God. Pag sinabing Word of God, honestly, minsan kukwestiyonin pa nila, ano pa ba binabasa ito? Marunong ako ba magbasa? Contextually, historically, gano'n, di ba? Pero, pinaka-basic po, kapag alam po natin ang standard ng Diyos pagdating sa leaders, you start with that. No? Yung sinabi natin kay Paul, sa Titus and then sa 2 Timothy, you can start with that. Para may idea kayo, ano ba yung nire-require ni Lord sa mga leader natin? They may not be church leaders, pero they would approximate yung uri ng leader na dapat natin nilulutok sa pwesto. Okay? So, kung alam na ng tao yan, palagay ko hindi tayo mahihirapan eh. Pero again, as I said, nagiging emotional lang iba kasi bakit? Pinaliwanag ko na rin sa first webinar, many instances, may resonance lang sa personality ng bumoboto, ba't sila bumoboto ng kandidato. Katulad ako nito eh. Tapos may first-hand experience sila, natulungan ako nito. Kumbaga utang na loob na lang ang pagboto. Pero again, ha, may mga pagkakataon na hindi natin nasisilip na yung ating pagboto ay talagang mas nakakasama sa atin in the long term. Okay? Mga, ano to? Mga late lolos ko, mga dating kagawad ng barangay, kaya labanan talaga ng prinsipyo ang politiko. True. Okay, Pastor June, yung iba po, may magaling na PR at machinery, nagpapabango ng imahe. Paano po naugnay dito yung kasabihang image is everything? Well, labanan po iyan ng, ano, no? ng pera rin. No? Lalo na, ang labanan ngayon, social media. Kung nasa naroon ng tao, yun ang kanilang ano. Mapapansin nyo to. Through election, kahit yung 2016, dumami ang mga pages that would promote certain candidates. At marami sa kanila, twisted yung information. Talagang disinformation siya. Bakit? Ang intention talaga ay pabanguhin yung pangalan ng mga tao para at least mabago yung perception. Kahit yung maninira sa iba, tinitwist nila yung mga information. Kaya importante ito. Mismo ang Facebook dapat na mag-decide. Kasi sa kanila yung platform eh. Hindi to kakayanin ng, ano, no, ng simpleng pagre-report. Kailangan Facebook na ang kumilos dito. Tapos, i-educate ang mga tao on how to spot fake news, misinformation. Pero again, maraming tao resistant dito kasi bakit? Sasabihin nila, kapag tama ang basa natin, no, naninira tayo sa kanila. Yung mga ganun eh. No? As I said, isa rin itong spiritual warfare activity, yung pag-reveal ng truth sa ating mga botante. Kaya sabay-sabay yan, prayer, political education, at the same time, patuloy na engagement sa maayos na paraan. Peculiar engagement. Okay? Whenever I said the term politics in our class, lagi pong negative agad ang dating sa mga students. It seems po na parang negative po talaga ang tingin ng kabataan sa politics. How can be politics be sound good sa kanila na kung saan trust over doubt ang makikita ng youth? Okay. Ate Janice, okay, I assume you're a teacher. Bagaman ang political perception ay negative, pero if you would ask the youth, we call it political efficacy, if they could change the politics, mataas ang kanilang ano, no, kanilang pananaw na talagang pwede nilang baguhin ang politika. Kasi maraming pagkakataon, honestly, ang lagi binabalita, di ba, sa news, yung corruption, it happens. Kumbaga yung mess and dirt of politics ang madalas nababalandra. Pero if you would ask your students, Ate Janice, no, at if they could change and they could do something about this kind of politics, mataas ang ano nila, ang pag-asa nila. At hindi nababago yan through generations. Based on our studies, I used to have a study on political efficacy, no, nung I'm doing my mga undergrad papers. Mataas ang kanilang ano, pag nanais na baguhin ang politika. So doon mo sa simulan, political education. Na kahit ganito ang nangyayari, you can do something. Okay? Okay, meron pa ba? Ate Janice, Pastor, pwede po ulit mabanggit yung assignment. So, yun ang binanggit ko na kanina. Kahit po sabihin nila na wala ang alam, pero meron po akong alam na isa malapit sa qualifications. Thanks po, sir. Okay. Alright, sige. Maraming salamat, Kuya Gio.
Okay, ipapasa yung assignment pala, sorry, I forgot to mention. Kahit sa page na ito, o kaya sa rcmolmisa@gmail.com, may Gmail, no? rcmolmisa@gmail.com. So you can send it, yung assignment. Ferdy, salamat po Pastor sa lahat ng mga payo ninyo patungkol sa tamang pagpili at pagboto sa mga Pilipino at bilang ano. It's my pleasure po. Maraming salamat. Okay, mga kapatid, maraming salamat sa pakikinig. Next week, ito na. Tapos na tayo sa Philippine political culture. Karakter. Galing naman tayo. Paano nyo pipiliin ang kandidato? Paano nyo sisilipin kung sila'y magaling? Kasi bahagi ng pagpili ninyo ay malaman ninyo kung fit talaga sa trabaho. Yung job description ng posisyon ay kayang gawin ng kandidato. So next week, kita-kita po muli tayo. At maraming salamat sa lahat po ng mga nakikinig. At kung kayo po yung magiging kapartner namin sa ministry, as I said, ayun po yung aming GCash at yung sa aming ayuda project. Kaligayahan po namin makatanggap ng tulong mula sa inyo. Again, maraming salamat. Have a good night's sleep. Palain po kayo ng Panginoon.